Magpapatuloy tayo. Mga kaibigan, binabalita ko lang ho, sa Lunes, meron na ho tayong bagong programa sa umaga. Alas 7 po ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Dalawang oras din po. Kasama ho natin si Tita Carmen Ignacio. Ha? Magtatandem kami. Eh, hindi ko alam kung last broadcast natin sa Lapid Fire ngayong gabi. Oh, mga kaibigan. Pero kung tutuusin nyo, napakahirap iwan itong programa natin. Mas marami tayong naaabot sa ganitong oras. Pero management, oh, siyempre susunod tayo sa management. Ano ho? Sila ang higit na nakakaalam ng ikabubuti ng himpilan. Oh, so, abangan ho ninyo sa Lunes, alas 7 ng umaga hanggang simula ho sa Lunes. Alas 7 ng umaga na tayo mapapakinggan at mapapanood. Oh, sa dating himpilan dito ho sa DCRJ Radyo Bandido sa channel 224 sa Sky Cable at sa mga gumagamit ho ng TV Plus, meron ho mga channel ang ano diyan ng Radyo Bandido. Oh, at sa live streaming tuloy din po naman 'yan. Siyempre mag-a-adjust tayo ng konti ano ho. Ngayon, ano ba ito? Yung pong ano eh, meron daw isang general ang ipinatawag ni Presidente Duterte. At lahat ng pati mga security raw ng presidente pinalabas. Talagang ano, one-on-one ang ginawang pakikipag-usap ni Presidente Duterte dun sa isang general. Eh dahil ito, dun sa nasasangkot, di umano ang pangalan nitong general na ito, eh alam nyo na yan eh, nabalita na, di ba? Galing na yung balitang yan sa mga senador. Unang-unang, ang pinanggalingan yan mismo sila General Aaron Aquino, tsaka si dating CIDG chief na ngayon eh Baguio City Mayor Benji Magalong. Oh, sinabi nila yung mga pangalan ng mga sangkot sa droga at mga ninja cops na yan doon sa executive session na idinaos sa Senado. Meaning to say sila ho yun nandun at inaprubahan na nila eh. Yung pong isiwalat ng Senado ang mga pangalan nito. Ngayon, mayroong mga nag-uunahan na ngayon. Eh, di ba may lumabas na pangalan, drag queen. Drag queen daw. Barangay chairman daw sa Maynila, sa Sampaloc. Oh, pagkatapos, itong drag queen na ito, tumakbo raw. Noong September 21, umalis ng bansa. Ha? O, yan. Pero nagsimula ang lahat ng ito, di ba, pati yung pagpunta ni Magalong at nila Aquino doon sa Senado, eh, hindi naman tungkol sa ninja cops ito, hindi naman tungkol sa droga. Tungkol lahat yan doon sa Bucor. Sapagkat nung araw, nung nakaupo pa itong si General Benji Magalong sa CIDG, hindi ba kinuwento niya na marami silang information doon at nag-request, nakipag-coordinate sila sa DOJ kay Bilbil Dilima noon na papasukin yung ano, raid, magkaroon ng raid. Pero nagkaroon ng raid, hindi sila isinama bandang huli. Di ba? Samantalan sila ang nag- prepare lahat, nag-gather, namuhunan sa information sa mga ano ho, ha? Nalalaman nila tungkol dun sa loob
sa Muntinlupa kung paano nangyayari at kung sino-sino yung mga personality. Baya kalahin ninyo, nung mag-raid, hindi ho sinama ang CIDG, sabi ni Magalong, di ho ba? Oh, ngayon, dun, yun yung usapan eh. Bigla ngayon napunta tayo dito, ninja cops, yung barangay chairwoman. Magtataka kayo. At yan, sinasabi rin ng mga senador, mukhang itong drag queen na sinasabi, ito'y diversionary tactic. Hindi ko nabasa yung katawan ng balita eh. Yung title lang eh. Sinasabi na diversionary tactic daw possible itong pag-uugnay nilang drag queen sa isang barangay chairwoman sa Maynila. Ako, hindi ako makikialam sa investigasyon. Hindi tayo pulis eh. Kaya lang, may mga katanungan tayo. Doon sa pagkakasangkot nila, pinangalanan eh, di ba? Ang dami na sumausaw. Nakisausaw na rin yung kung sino-sino. Mga kaibigan, na itinuturo yung babae. Castro yata apelyido noon. Ngayon ito, nagtataka tayo, ayon mismo sa mga authorities, matagal na raw yan. Engage sa droga, mga kaibigan. Kung natatandaan ko, mga kaibigan, mayor si Erap eh. Ngayon, ni-raid ang bahay ng chairwoman na yan sa Sampaloc. Na periodiko yan eh. Ni-raid ng mga pulis. Wala sila nakuhang droga. Ang nakuha nila, baril. Hindi ko malaman kung kanino yung mga baril na yun. Hindi ko na matandaan yung balita. Pero siguro, nasa ano pa yan eh. Nasa Google pa yan eh. So madaling sabi, matagal na. 2015 yata yun. Ha? Mga kaibigan, kung di ako nagkakamali. O 2014, yung ni-raid yung bahay nun. Yung barangay chairwoman na yun. Ngayon, ayon dito ngayon sa PNP, tsaka sa PIDEA, pareho sila. Hindi ko alam kung naghuhugas ng kamay itong mga to eh. Baka napilitan na silang ihulog ito eh. Gumagamit na sila ng hinihuhulog lang nila itong tao eh. Mga kaibigan, bakit ito? Alam pala nilang drag queen yan. Magtaka kayo. Ba't ngayon lang nila sinasabi? Ba't hindi nila sinabi noon? Ayon sa istorya nila, noon pa raw yung activities na yan. Kesyo nagbebenta raw ng 2 kilo, ang laki raw ng kinikita. Ang pinagtataka natin, ba't hindi nila nahuli noon? Ngayon, sinasabi itong drag queen daw na ito ay nakalabas papuntang abroad, nagpunta ng Thailand. Noong 21 lang, nakaraang linggo. Mga kaibigan, eh kahit ikaw yun, yung sasabihin, ikaw ay drug lord, mga drug queen ka, eh ba't hindi ka tatakbo? Hindi ho ba? Natural yun eh. Hindi alam nitong taong ito kung ano kaso niya kasi inilabas ang pangalan niya. Ha? Wala namang sinasabing napailan nila ito ng kaso, nahuli nila na meron drugs. Eh, anong katarantaduhan yan? Hindi ba kayo nagtataka dyan? Eh di siyempre, ikaw man yung tao, wala ka mang kaso, talagang tatakbo ka. Bakit? Eh kung itsahan ka ng ilang kilo ng droga, pagkatapos mapatay ka pa. Hindi ba? Pinalabas na nila yung pangalan mo eh. Tinuro ka na nila. Pero, nung ituro ka nila, wala kang kaso. Hanggang ngayon, wala naman silang kaso na nahuli nila ito. At magtataka kayo ha. Pati pamilya, pinasusuko. Ano may pamilya? Ano? Sino ba dyan ang drug lord? Ba't kasama pati pamilya? Eh si Peter Lim nga, hindi nyo nahuli.
At syempre, ikaw man yung inaakusahan, pwede ba yung akusasyon tapos walang kaso? Pasusukuin ka? Eh, ba't ka susuko? Nahulihan ka ba ng droga? Wala naman nahuhuli siya yung droga, di ba? Oh, sinasabi nila noon, eh, ba't din yung hinuli noon? Ayan, yan ang pinagtataka ko dyan, mga kaibigan. Hindi ko maintindihan kung ano yung, kung yun ang ibig sabihin nung diversionary tactic na suspecha nitong mga senador para mailayo ha, yung tunay na mga sangkot sa droga. Ginamitan na nila ng isang tao para dito sa taong ito, masentro ngayon ang atensyon ng lahat. Hindi mo na ngayon matutukoy kung sino yung talagang mga sangkot sa droga na ibang mas malaki. Maniniwala ba kayo isang barangay chairwoman ang magiging drag queen? Oh. Eh yung, asa, yung anak nga ni Yuyuklay, eh. Sino nanay nun, di ba? Si Yuyuklay, yun ang drag queen. Oh. Ba't yung anak nung idemanda eh, na-dismiss yung kaso? Ba't walang ginawa gobyerno? Na-dismiss yung kaso. Buhay pa rin yung judge. Mga kay... Sino yung anak ni Yuyuklay? Yung nahuli, malapit sa Malacanang. Nahulihan ng droga. May mga security pang pulis. Mga kaibigan. Ang gulo, anong klaseng PMP ito? Ngayon, pinatawag nga ni Presidente Duterte itong sinasabing mataas na opisyal ng Philippine National Police sa Malacanang. Hindi ko lang malaman kung kahapon yan o kanina. Nag-one-on-one. Pinalabas pa raw ni Presidente Duterte pati mga mismo mga security niya. Para siguro hindi maimbaras yung yung opisyal ng Philippine National Police. Dahil yung impormasyon ay binigay siguro ng Senado kay Presidente Duterte base sa mga isiniwalat nila Magalong, sino si Aquino. Ako minsan nagdududa dyan kay Aquino eh. Ang dami nang alam nito sa droga, walang, hanggang ngayon, walang nahuhuli. Oh, mga kaibigan, sila rin yung humuli rin sa anak ni Yuyuklay eh. Sabi nila, may umaareglo eh. Pero hindi nila sinabi kung sino. Inareglo raw sa Malacanang. Sipin mo yan. Oh, nakakaduda na ho eh. Kaya siran-sira ang credibility ng Philippine National Police at saka nitong PDEA. Wala mga kredibilidad na. Para mga ano na ito, luskano na ito mga ito. Sipin ninyo, oh, pinatawag. Kinausap. Ang hindi natin alam kung ano magiging kasunod niyan. Eh, sabi naman ni General Oscar Albayalde, siya raw eh, handang humarap sa imbestigasyon kung ipatatawag ng Senado. Eh di ba parang nanggaling yung impormasyon sa Senado eh. Dinadawit ang pangalan ni, na nagdadawit sa pangalan ni PNP Chief ha? Oscar Albayalde. Sino ba yung tauhan nito na major? Yan. Major na ito daw yung sabi, ito daw yung talagang dati nang sangkot sa droga, mga kaibigan. Hindi ko maalaman eh. Ha? Kasi puro blind item eh. Gusto nila, sila-sila lang ang makaalam eh. Yung publiko, walang alam. Pero ako, duda ko rin eh. Oh, tanong nyo, sige, sa sarili ninyo, bakit mo hahuntingin yung isang tao, pasusukuin yung isang tao, na wala naman kayong kaso. Nahulihan nyo ba ng droga yan para sabihin nyo siya drag queen? Wala eh. Mga kaibigan eh.
Kaya nga sabi ko sa inyo, kundi 2014 yun, 2015, ni-raid yung bahay niya ni, na periodiko eh. Ang nakita ron, mga baril eh. Sipin ninyo, pati asawa, pinasusuko, yung lalaki. Anong kinalaman ng mga yun? Ano? Drag king and queen? Ah, ganun ba yun? Mga kailangan, pagka may drag queen, merong king. Kailangan mag-asawa, ganun. O, di may princess yan, kung may anak yan. Jesus Mariusip naman. Ba't nagkaganito tayo? Eh, masama yan. Napakasama na niyan sa pulis, mga kaibigan. Pwede nang mag-akusa ng kahit sino. Ha? Ah, sasabihin ang pangalan mo, drugs ka. Eh, saan niyo binata yun? Nahuli ba yan sa drugs? Nahulihan niyo ba ng droga yan? Para masabi niyo yung drag queen? Eh kung sabi niyo, dalawang kalye pinagbebenta niya, hindi, drag queen yan. Kasi pag drag queen yan, ang lawak niyan. Hindi mo ba? Anong katarantaduhan po ito nangyayaring ito? Kaya, mga kaibigan eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan. Tignan ninyo itong panukala sa Amerika na iban. Wag papasukin sa Amerika yung pong ano, yung mga may kinalaman daw sa likod ng pagpapakulong ki ano, Leyla de Lima. Yan ang sinasabi nating mga consequence, repercussions na sa simula pa lang binababala natin. Lalo na dun sa mga hambog na mga gustong sumikat, gustong ma-appoint, nagsisip-sip. Tinan nyo, sa totoo lang ha, binola nila si Presidente Duterte. Ang daming bumola. Pero ang intensyon, pag nanakaw, di ba, nang bola yan, sila Cesar Montano, sila Wanda Teo. Hanggang ngayon, nang bobola sila para hindi sila ma... para ano, sanggahin sila sa ombudsman. Para hindi sila mapanagot sa ginawa nilang mga krimen. Yeah, sila ano, yung mga basta nagsisip-sip. Hindi yung, sabi ko nga sa inyo noon, pag may inaway si Presidente, huwag na kayong sumali. Eh, may galit siya ron eh. Hindi naman makakatulong yun kung makikigalit kayo eh. Ba't ba gusto nyo nakikigalit, nakikiaway? Hindi ba kayo kasali? Iyanaan niya si ganito, si ganon, puro kayo ganon. Nabisto na kayo. Ano nabisto? Kung mga makapagsalita, akala mo may hawak na ebidensya. Nandayaan niya sa eleksyon. Nandaya pala sa eleksyon eh. Sinasabi ko, sino yung nandaya? E di pumunta ka sa ano, sa Supreme Court, doon sa Electoral Tribunal, sabi mo, nakita ko, nandaya yan eh. Eh, ba't walang pumupunta sa inyo ron? Sa Facebook kayo nagtuturo ng mandaraya sa eleksyon. Anong katarantaduhan yan? Ha? Akala nyo, gagaling nyo ngayon. Yan yung sinasabi natin. Hindi ka pwedeng makialam sa ganyan kasi kahapon nga lang
tinatalakay natin dito yung kapag ka yung mga issue involving national security. Huwag kayong magsalita dyan. Lalo na, alam naman namin, kayong mga nagpo-post dyan sa Facebook, ha? Kunyari, mahal na mahal si Presidente Duterte, sinasalaula ninyo yung ibang tao, kung sino-sino mga tao, binababoy ninyo, eh wala naman kayo naiintindihan. Di ba? Oh, ngayon, ano? Ano kayo ngayon? Hindi na kayo, ba na kayo sa Amerika? May karapatan ba silang gawin yan? Meron. Ginawa na nila yan eh. Kailan? O ito, babanggitin ko na naman sa inyo. Si Erap. Yung iba, hindi ko na sasabihin kung sino-sino. Si Erap, di makapunta sa Amerika. Hanggang ngayon. Bakit? Meron sila, wanted sila ron eh. Diba? At meron pang alam ko na batas. Parang kamukha rin ito. Pero yung parang hindi pinapatupad ng Amerika. Kasi hindi lang naman yun para sa mga sa Pilipinas. Hindi ko alam kung kasama tayo ron. Pero ang alam ko, lahat ng magnanakaw sa buong mundo, yung may mga kaso ng pagnanakaw, hindi nila papayagan pumasok sa Amerika eh. Eh pero bakit nakakapasok doon, di ba? Yung marami nakakapunta roon. Si Erap naman, kaya yan hindi makapunta sa Amerika, yung kasong espionage. Ha? Natatandaan ninyo, nakulong doon si Michael Ray Aquino sa Amerika. Kasangkot sila doon sa kasong yun. Magkakapareho sila ng kaso. Espionage, mga kaibigan. Merong nagnanakaw ng impormasyon doon, ini-email kay Erap, tsaka doon sa ibang politiko, sa ibang mga personality. Kasama sila doon sa mga hindi pinapayagan makapunta sa Amerika. Pag pumunta sila roon, na-arestuhin sila. Dahil si Michael Ray Aquino, na-iserve niya eh, ipinagsilbi niya eh. Sila naman, sila Erap naman, nagkaroon ng trial in absentia. Oo, hindi sila sumisipot sa trial. Hindi pala in absentia. Pagka nagpunta sila roon, doon pa lang sila lilitisin sa kaparehong kaso. Kung ano yung naging kaso ni Michael Ray Aquino. Di ba si Michael Ray Aquino, pagkatapos mag-serve ng sentensya, idineport dito, di ba? Nandyan ngayon sa Sulir, Chief Security. Oh. Ganun o yun eh, mga kaibigan eh. Maray politiko yun. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Actually, meron akong kopya ng dokumento nun eh. Kaso laban sa kanila. Hindi yung evidence yung ginamit laban sa kanila, kundi yung decision niya tayo. Mga kaibigan, sangkot sila roon. Kaya hindi sila makapunta. Ganon din ito. Ito naman, specific. Kung meron pang isang ano eh, personality sa ibang bansa naman. Somewhere in Middle East yata yun. Personality sa Middle East na nasa isang bansa, nakakulong din, hindi rin papapasukin nila. Pamukha yung mga opisyal dito, na sangkot din dun sa ano, dun sa pagkulong, dun sa isa pa. Taga Middle East eh. Parang Arab yung tunog ng pangalan eh. Mga kaibigan. Ayan oh. Meron na silang ipapasang batas. Kasama yan dun sa isang appropriations law eh. Mga kaibigan eh. Iba kasi mga tawag sa kanila. Ano po? Ha? So, maraming hindi makakapunta na ng Amerika. Para rin kayong ano, hanggang dito na lang kayo. Pwede kayo pumunta sa China.
Kasi dyan eh, alam niyo naman yung mga incheck. Yung mga incheck, lumalabag sa batas yan. Ha? Example, intellectual property rights. Yung binabanggit natin kanina na mabibili mo dyan kung saan saan. Yung katunayan nga ho, merong smuggling, di ba? Hindi naman nasusugpo yung smuggling nito si Guerrero. Hanggat nakakakita kayo ng mga imported, pero peke, gawan China, smuggle dyan. Oh. Paano mo ilalabas yan? Pag nilabas mo yan, puslit. Naglagay ka. Tumanggap yun sa customs. Kaya yan, nandiyan sa tindahan. Kasi kung hindi sila tumanggap ng lagay, hindi nakapasok yan. Kumpiskado yan. Hindi nyo maikakalat sa merkado yan. Parang droga, di ba, ginagawa? Parang mga ninja. Di ba? Oh, mga kaibigan. Violation ng intellectual property rights. Ako po'y magbabalik. Pagkatapos po ng ilang mensahe mula sa ating impilan, huwag po kayong aalis. Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan. Tayo po'y magbabasa-basa muna ng mga pagbati at saka mga reaction. Ano, wala na naman yung ano natin. Mga reaction, ha? Binabati po natin sina Yula Sotelo, isang musician po, ha? Veteran musician, katropa natin. Si Rudy Santos ng California, dating banda, Horoscope Band. Oh. Si Pedro Penduko. Oh. Ano ka? The second, the third, o ano? Pedro Penduko, matagal na yan eh. Si Mel Rualizo, ng Stockton, California. Inuulit ko po sa Lunes, tayo po ay magpo-programa ng 7 a.m. to 9 a.m. Kasama po si Tita Carmen. Ang naisip naming titulo ng programa namin, abangan nyo na lang sa Lunes. Ha? Oh, ito, si katropang Jun Di Valencia. Sabi niya, dahil sa pangingialam ng Amerikanong ito, pwede ba ideklara sila na ban sila dito sa Pilipinas? hindi natin magagawa 'yun. Wala tayong stature eh, na bansa, 'di ba? Patunayan daming inchik dito, 'di ba? Laman tayo magawa. May mga incheck, talagang lumalabag sa batas yan eh. Di mo dito, di ba? Kala mo mga kwan eh. Kung sino, di ba? Magmamaneho, lasing, ang iingay. Ha? Walang mga, para mga walang urbanidad, di ba? O, kaya doon makikita mo na eh. Hindi sila nangingialam. Ang Amerikano. Kaya tayo pinakikialaman, may pakialam eh. Kasi ho, tayo ay kahit sinong bansa na kinakalaban tayo ngayon dahil sa issue ng human rights, pwede nilang gawin yun eh. Nagkakaisa yan. Pagka in-adapt ng Amerika yan, i-adapt din ng ibang bansa yan. Malamang, mga kaibigan. Bakit? Kasi nagkakaisa sila, membro tayo ron eh. Diba? Sa United Nations eh. Oh. Signatory tayo sa mga kuan eh. Sa mga kasunduan eh. Na igagalang ang karapatang pantao eh, kaso nilabag natin yung ating ron. Eh hindi mo naman pwedeng katwiran eh. Eh, hindi naman si Presidente Duterte ang presidente nung pumasok tayo makipag-membro. Kahit ba hindi. Iyong presidente, ano lang yun eh. Kumbaga eh, kahit hindi siya, ibang presidente,
Eh, presidente ng Pilipinas, yun, yun ang kinatawa ng Pilipinas at that time na lumagda sa kasunduan, nakipagkaisa, di ba? Eh, kahit sino, dapat obligadong sundin yun. Ganon din sila. Pag hindi na presidente yung pumirma ron, ibang administration na, tuloy pa rin yun. Di ba? Kahit sino. Ganon yun eh. Oh, si Benny Supa ng Australia, binabati natin. Si Minerva Soto Kakal. Ah, nanonood daw si Chodoro Texon. From Scottsdale, Arizona. Ayan. Happy birthday sa tunay na pinuno, si Toots Olan ng Parikoy Cycling Club. Ha? Ngayon po ang birthday niya dyan po sa Eagle Rock at Glendale, California. Pagbati mula kay Oscar De Jesus at narito naman ang pagbati mula sa Lapid Fire. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy Birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday ah, diyan kay Toots Olan, ang pinuno ng Parikoy Cycling Club sa Eagle Rock, Glendale, California. Sabi naman ho ni si Reddy San Miguel ng San Bernardino, binabati po natin, San Bernardino, California, si Reddy San Miguel. Si Raul Villanada, sabi niya, on the more brighter side of new time slot, eh, tinutukoy niya yung ating programa sa Lunes, ipangtatapat kayo sa mga programa ng malalaking network at mga celebrity. Celebrity ba sila? Na komentarista. Feeling celebrity lang yun. Celebrity saan? Oh. Pero, ayan eh. Ayokong ano yan, basahin yung inyong magagandang ano, pero nagpapasalamat ako sa inyo. Ang gaganda ng sinasabi ninyo. Alam ko hindi ako bagay dyan. Ha? Ito si katropang Susana De Los Santos. Nakikinig siya, nanonood pa. Si Arlene Tanyedo Varias ng Amsterdam at ang kanyang husband, si Ramon, binabati natin. Si Andres Bonifacio ng Michigan ay nanonood din po sa atin. Si Shy Boy Galimba, viewing from Milano, Italy. Meaningful topic. Nakakaaliw ang programa. Ay, salamat po, Mr. Galimba. Si Joe De Lemos. Willie De La Cruz. Tony Gacci. Silvio Lugarte. Edgardo Lim. Kalungkot lang. Sana naman eh, makasunod din ako sa bago mong time slot. Mamimiss ko programa mo from New York City. Alas 7 ng umaga rito, alas 7 naman ng gabi po dyan. Ano po, ano, sa New York. Babaliktarin nyo lang eh. Tulog na ba kayo noon? Si Marlon Lansangan, Aida Trillana, watching from Paris, France. Si Esteban Agustin, watching from Washington, D.C. Si Ria Duque Paulite, nanonood din po. Si June Ferin, Leo Fernando,
Mahirapan po ako sa bago nyong schedule from Chino Hills, California. Oy, ako eh. Gusto ko ito yung programa natin ito eh. Kasi tayo-tayo lang nagkakausap dito, di ba? Oh, habang sila sa ibang himpilan dyan eh. Patugtog-tugtog. Ha? Papayo-payo. Ha? Bulahan ng bulahan. Hindi. Tayo naman dito, puro isyong pambayan ang pinag-uusapan natin. Siya'y kabubuti ng bayan. Masama. Si Gina nanonood sa atin. Si Marlon Lansangan. Okay, yung new time slot. 4 PM dito sa Los Angeles, California. Sabi ni Marlon Lansangan. Oh, si katropang Jorge Beichong ha, sa Tokyo. Siya naman eh, habang papasok daw sa trabaho. Si Brenda Espeleta, bagong tandem daw kami. Parang Guy and Pip ba? Sabi ni Oscar De Jesus, Guy and Pip daw. Si Jeremy Abe, gandang gabi. From Rome, Italy. Maraming salamat po sa programa nyo. At nalalaman namin kung ano ang tunay na kalagayan ng bansa natin. Oho, salamat din po at kumusta kayo dyan, ha? Sabi ni Rudy, 4 PM daw sa California pag umaga tayo. Si Christopher Matarong, good evening. Lagi po ako nakikinig at nanonood sa YouTube ting umaga pag nagluto ako ng almusal ng 4 AM. Oh. Salamat po. Si Mark Irene Carl, dito sa Italy, alauna ng umaga. Okay lang. Good luck po, Percy. Ay, salamat, ha? Oh, si Roland Mendoza, nanonood siya from Calgary, Canada. Si Christopher, nabati na natin, taga-Kawit, Cavite pala si Christopher. Si Bak Kiaonsa, tama nga pala si Senator Gordon na diversionary tactic para pagtakpan lang ang mga ibang opisyal na sangkot sa droga. Si Carol ko, bastos yan mga China man na yan, approve ako dyan sa sinabi mo, sabi ni Carol ko. Si Eden Cruz Payumo, nanonood sa atin from US of A. Si Kaani Plormata, saludes. At saka si Kaenyang Mina, mga katropa natin, nanonood po. Mga mayabang daw yan, sabi ni Carol ko, mga inchik. Hindi naman tayo personal sa kanila yung... Kaya lang, yung epekto ng pagdami nila rito, alam mo yan, parang gremlin yan eh. Ang kaibahan nating... Maraming mamamayang Pilipino, yung mahilig sa incheck, ha? Yung mahilig sa mga incheck, kahit dito, masiba rin sa pera yan. Pero pansinin mo, yung mga hindi mahilig sa pera, ayaw sa incheck. Kasi sakit ng incheck, pera eh, kwarta eh. Addict sa pera yan eh. Mga kaibigan, walang iniisip yan kundi magkakapere. Walang ibang mahalagang bagay sa kanila. Yun lang importante. Si Rosemary Victoria, nakasama natin sa jamming, ha? At saka katropa natin, nanonood. Ngayon lang ulit nanonood si Rosa. Oh, si Rosita DC, nakatropa natin. Si Arnie Randolph Antonio. Kay Carlos P. Romulo was the first president of the UN General Assembly. Oh. Si Greg Belus Jr., si Carolina Luge, nakatropa natin, taga Pisa, Italy. Mga kaibigan, nanonood sa atin doon sa Pisa. Paano kaya manood si Carolina Luge? Nakatagilid? Nakatagilid yung yung Pisa Tower di ba? Mga kaibigan, oo. Sandali ah.
Medyo nawala tayo dun sa kwan eh. Si Jerry Grad ng California nanonood din. Si Radex Gonzalez, nawala na yung GCTA, di na ata natapos ang investigasyon, inumpisaan lang. Oo eh, ala na eh. Ala na silang mukhang naareglo na, nahilot na para hindi na madiin si Pael dun eh. From Goddard, Kansas, USA, nanonood si Radex Gonzalez ha. Si Rosie Solayaw, watching from Hong Kong, magulo pa rin daw sa Hong Kong. Tingnan nyo nga yan. Kapwa nila yan, ayaw sa kanila. Ayaw sa mainland. Wala tayong magagawa, hindi nyo rin masisisi. Tayong mga Pilipino dyan sa Hong Kong. Paano nyo sisisiin yung mga taga-Hong Kong, yung Hong Kongers? Ha? Eh silang nagpaunlad ng Hong Kong eh. Kaya nga tayo nagkaroon ng pagkakataon makapagtrabaho dyan eh. Tapos gusto silang hawakan sa liig ng China. Ayaw nila, mukhang labag kasi yun sa kasunduan nung ibalik ng British government yung Hong Kong sa China. Merong palang ano yan, kasunduan. Kung hanggang saan ang pwedeng magawa lang ng China sa Hong Kong. Si Leopin Tanaleon, maganda yan pag nasa batas ng Amerika at ma-adapt ng ibang bansa para pagpalit ng administrasyon, wala nang matakbuhan. Si Sir Flor Lordan, nanonood si sabi ni Oscar, prime time na ang ating idol. Alam nyo, kung ako tatanungin ninyo, matagal-tagal na rin ako sa radyo, nung araw, prime time, nagsisiksikan sa prime time. Gustong-gusto na iba. Pero ako, simula ho nung mag-umpisa ako sa ganitong oras, nandun pa tayo sa kabila. Eh, kung ano eh, doon ko nalaman, wala nang prime time. Ha? Kasi, sa bagong technology, yung oras na ganito, ano ho eh, ibang oras doon eh, yung prime time dito, hindi napapanood sa ibang lugar, sa ibang bansa. Pero, yung gantong oras, napapanood naman nang maaga doon sa ibang bansa. Ganun o eh. Wala nang prime time ngayon eh. Lahat prime time na eh. Bella Salidor, Privado Regencia, makakasubaybay pa rin ako sa program nyo, Kapersi, 12 to 2 p.m. yun dito sa Kuwait. Oras ng pahinga namin yun sa trabaho, kaya walang problema. Yun, salamat ha, Bella Regencia. Si Maynardo Perez Jr. na from Odessa, Ukraine, nanonood po sa atin. Ha, kumusta ka dyan? Gaganda raw ng ano dyan, ha? Mga chicks dyan. Marlon Lopena Constantino, watching from West Cubina sa California po yan. Si Tina Rodriguez, gising pa kami ng oras nyo sa umaga. Yun. Saan ba si Tina? Si Alain Escolano, listening your program always. Salamat po. Si Josie De Silva Ignacio, habol ako ng panonood. Nasa biyahe pa ako ng 7 p.m. Si, hindi ba kamag-anak si Carmen, ano, Josie? Si Tita Carmen Ignacio? Si Ed Carillo, sayang, dami mo na follower sa pakikinig sa radyo, ba't ilipat ka sa umaga programa mo? Si Joel Diaz, yan. Nabanggit ko ba yung, ano, si Ed Carillo? Mag-alarm pa ako nito ng ala
una ng madaling araw, Ka Percy. Yun, para makinig daw siya sa atin. Pag pang-umaga na tayo. Si Leo Fernando from Chino Hills, California. DC Incarnacion. Si Nick Mozo. Live din sa FBO, bago programo, watching from Toronto. Opo, nasa ano rin mo tayo? TV at saka ano, Sky Cable, yan, 224. At saka sa live streaming. Si Peya Peya, si ano, si Ruben Teofilo. Ako ay mag-replay na lang pag umaga. Madaming trabaho. Yun. Si Linda Espiritu. Oh, salamat ha. Si Ponce Bourbon from California. Ayan. Si Colin Gavin. Nabati natin. Si Eric Swan. Oh, Xavier James, ha? Dito sa New York City, parehas ang oras. Pero tanghali, oh, baliktaran lang eh. Pagka umaga na ho, alas 7 ng gabi dyan. 7 ng umaga rito, di ba ho? Oh, si Rogel Angie Matanggihan ng Watching from Vancouver. Ano po title ng bago niyong programa? Dito pa rin po ba? Oh, wala akong mababagong istasyon, oras lang ho. Ha? Napapanood tayo sa Sky Cable, mapapanood din tayo ron sa umaga, di ba? TV Plus, Facebook, YouTube, yan, mapapanood tayo dyan. Ariel D. Kabawatan, salamat po sa morning slot, right timing lang ho sa sabay ng pagpasok ko sa trabaho. Yun. Si Bienvenido Cruz San Mateo, nanonood from Winnipeg, Manitoba, Canada. Si Art Pordevilla, watching from Hull, United Kingdom. Oh, si Riot Silverio, Marlon Lansangan. Oh, salamat ha, sa pagbati. Si Elmer Ecleo ng Santa Lucia, Pasig. Si yung mister ko po kasi ang Ignacio, ako po ay De Silva. Ano mo si ano? Nagtanong pa eh. Ano pa kaya alam niya ron ano? Si Debera Mondala Leolidope. Leo Di Lope pala. Debera Mondala Leo Di Lope ng San Bernardino, California. Si Len Mendoza Relucio watching from Milan, Italy. Oh, si Orlando Serrano from Manassas, Virginia. Oh, si ano, si Drob Rodriguez Tubil. Ka Percy, kahit po busy sa trabaho, hindi ko na po nasubaybayan ang live telecast nyo. Pero palagi ko pa rin pong sino sundan sa Facebook. Ayun. Si June Sapra, John Paul Sapra ng Taguig, nakikinig po sa atin. Si Rafael Valencia from Singapore, nanonood, ha? Buenos dias, Joel Diaz. Ayan. Happy weekend din sa inyo. Bernie Carpio. Boa Noite, Boss. Percy, watching in Santos, Brazil. Umaga pa lang dito. Ayun. Isipin mo, saan tayo nakarating? Nag-umpisa tayo dito sa Makati. Nakarating tayo ng Brazil. May Ukraine, di ba? Dati may Afghanistan pa ako nakikita. Oh, saan na hong narating ng programa. Pero maraming salamat sa inyo sapagkat dahil po sa inyo, kaya tayo, ika nga, nagtsatsaga eh. Ha? Nagpipilit pa rin tayo na maging bahagi sa pagbuo ng paninindigan para po sa hinahangad nating ikabubuti ng ating bansa at ng ating mamamayan.
Sa Lunes po, ah, abangan ninyo alas 7 ng umaga hanggang alas 9 po ng umaga ang kontra partido. Asama po natin si Tita Carmen Ignacio. Diyan po tayo, pansamantalang magpapaalam mga kaibigan. Binabati natin si Lolo Benjamin Tado, si Lola Veronica Tado, ang buong pamilya Tado diyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Dito'y wala ang pagtutunway, hindi mo padadai sa biyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana? Sa bayan mo, sumagit man yaong wakas. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa ating pong panatuntunan. Sa lahat ng mga nakinig dito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa mga nanood po sa ating Sky Cable Channel 224. Sa TV Plus, yung mga na gumagamit ng TV Plus na nanonood sa atin o nanood ng ating palatuntunan, abangan nyo kami sa Lunes alas 7 hanggang alas 9 po ng umaga kasama po si Tita Carmen Ignacio. Sa pangalan po ng ating technical director, si Bryle. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang umaga, Pilipinas!